Hello guys, welcome to my channel. So ayan, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking watermark sa aking channel. So kung gusto niyo malaman kung paano ko siya ginawa, then please keep watching until the end. And without any further ado, let's get started. So ito guys, yung ginagamit kong cellphone. Yung cellphone ko is Samsung Galaxy J7 2016. And ayan, ang nakikita ko nyo sa wallpaper ko is my baby. So ito yung ginagamit kong pang-record dito habang nire-record ko yung ginagawa ko sa cellphone ko. This is the Do Recorder. Madadownload nyo siya sa my Play Store. So usually kapag gumagawa ako ng watermark, dalawang application lang yung ginagamit ko. Itong calligraphy name and then eraser. So downloadable siya sa Play Store and pre-download lang siya guys. So tingnan nyo mabuti yung mga icons niya kasi yung calligraphy name marami kayong makikita sa Play Store. So yung ibang calligraphy name kasi doon, puro ads lang siya. So ito yung totoong talaga nagagamit ko for my watermark. So once na gagawa ako ng watermark, open ko lang tong calligraphy name. Ayan. So, hintayin natin siya mag-load. And then, play. So, ayan. Dito sa may background, pwede kayong mamili dito. So, like, katulad nito. Ayan. So, marami kayong pagpipilian dito. Merong pastel colors. And then, parang paint colors. Ayan. Sobrang dami niyang pagpipilian. Ayan. And then, meron din siyang gradient. Parang mala unicorn. Ayan. Pero ako, usually, ang ginagawa ko is white background lang. Ayan. Kasi mamaya, tatanggalin ko rin naman yung kanyang background. Then, once na meron ka ng background, guys, pwede ka na maglagay ng text. Pwede ka rin maglagay ng image dito, pero dapat yung image mo is na walang background, as in yung face mo lang. Kailangan tanggalin nyo muna yung background para maganda siyang tingnan sa may watermark. So, ako naman, ang ginagawa ko is text lang naman yung aking watermark sa YouTube. So, plain lang talaga, as in text lang. So, yung ginagamit kong YouTube channel name is Sherilac. Ayan siya. So, dito sa may text, marami kayong may kitang font dito. Katulad yan. Ayan. 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 Sobrang dami. Pwede kayong mamili dito. And magaganda yung mga font niya, guys. Ayan. Ayan. Ako, ang ginagamit ko is ito, hindi ko alam yung tawag, basta ito siya. Ayan. So, pwede nyo rin siyang baguhin yung color ng font nyo. Pwedeng yellow, ayan, or pink, purple, ayan. Pwede nyo siyang baguhin. Pero ako, mas gusto ko is color black lang. Para kitang-kita siya sa video. So, ayan, color black. So, once okay na siya, checkan mo lang siya, and then, ayusin mo yung size niya dito. Ayan, so ganyan. Pag okay na siya, ako kasi nilalagyan ko pa siya ng icon para mas gumanda siya. So, dito sa may calligraphy image, meron ka madadownload. I mean, meron siyang preloaded na symbol. So, dito lang din ako kumuha ng symbol kasi magaganda naman yung symbol na preloaded dito. So, usually ito yung ginagamit ko sa aking watermark. Ayan. Ayan, ang ganda. Ayan, adjust ko lang yung size. Okay. Ganyan. And then, mag-add uli ako ng symbol. Ito. Yung crown naman. So, ganyan lang. Kasimple. So, ayan na yung pinaka-watermark YouTube channel ko. So, once okay na siya, pwede mo na siyang isave. Yan. So, image save in calligraphy name. So, save na siya sa gallery mo. And then, ngayon, kailangan kong tanggalin yung background kasi yung pangalan lang ang kailangan ko. And then, ilo-load ko lang yung photo. Ayan. So, pwede mong i-adjust yung size niya para mas madali kang makapag-erase ng background. Ganyan.
Kaya white yung white plain white yung pinili ko guys kasi madali siyang i-erase kapag plain kasi meron ditong auto. Ayan o, auto tapos mabilis ka makakapag erase ng background. For example, ito. See? Nawala agad yung background kasi plain lang siya. Ayan. So, ngayon, tatanggalin ko yung mga naka-ano sa loob ng letter kasi hindi siya naisama. Ayan. Pwede mo siyang i-zoom kung nahihirapan ka. Ayan, ganyan lang. Pwede ka rin mag-ano dito, guys, tanggal ng background. Kung gusto mong maglagay ng picture sa may watermark mo. Ayan. So, once okay na, pwede mo na siyang i-save. So, ayan. Meron ditong smooth edges. So, pwede mo siyang i-smooth para mawala yung mga, ayan o, oh, yung mga puti-puti sa gilid. So, ganyan. Ayan. So, once okay na, save na natin siya. And then, finish. So, okay na yun, guys. Save na siya sa gallery ko. So, pumunta ako sa gallery ko. And then, ayun. So, mapupunta siya dito sa my eraser. And then, ayan. As you can see, wala ka makikita kasi black yung font ko. So, ayan. Dot-dot lang yung mga natirang edges lang dun sa font ko. Ayan lang siya. Pero kapag nilagay mo siya sa video, lalabas yung color niya. So, ayan guys. O, papakita ko lang kung paano ko siya inilalagay sa aking video. So, pumunta lang ako sa aking editor. So, yung ginagamit kong editor is Power Director. Ayan. For example, gagawa ako ng video. Teka lang, mamili tayo na maganda. For example, itong video na to. Ayan, yung nire-record ko. So, ayan, diba? Ayan. So, ayan, ganyan siya. And then, pag gusto ko siyang lagyan ng watermark, bubuksan ko lang to. Ito, ayan, ayan. So, punta lang ako sa image. And then, hanapin ko lang yung eraser. Ayan. And then, add. Tapos, kiklik ko lang siya. Tapos, pariliitin ko siya dito. Dito natin siya lagay kasi hindi siya kita sa block. Ayan. Diyan ko siya ilalagay. And then, pahahabain ko lang to hanggang dulo. Ayan. Ayan. Souffle. See? Ito na siya guys sa ilalim. Ayan. That's it guys. Sobrang dali lang, diba? Ganun lang siya gawin. Sobrang dali lang. And then, save. Ayan. So, very simple lang guys. Sobrang dali niya. Sana ay may natutunan kayo dito sa akin. And kung itatry nyo to at gagawin nyo siya, comment lang kayo sa baba kung successful yung pagkakagawa nyo. So, ayun guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!